Ano nangyari dyan sa paa mo? Tayo umitim? Opo, pagka ano, tanggal yan, mangingitim po ulit. Ganyan, intayin na lang po mamatay, mami. Ano ba yan? Yun ang sabi sa'yo? Opo. Mga kababayan, no, bisitahin natin si tatay. Baka nandito na. Tao po! Tay? Ay, tayga si tatay. Oh. Ano tay, kamusta na? Ito, hindi na po ako makabangon, ma'am. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ay, naku. Matagal na po. Nung nakaraan, pinuntahan kita agad doon sa ospital nung pagkagaling ko dito kasi opo. Wala ka dito. Opo, ma'am. Kaya lang hindi kita nakita doon. Nasaan ba kayo noon? Nandito sa... Ano, may bintana po. Ano nangyari sa'yo? Ito po, pagka... Ano po eh. O bali, nagda-diaper ka na rin, tay? Opo. Sino nag-aasikaso sa'yo dito? Wala nga po eh. Ano ba yan? Minsan, nanghihingi nga po ako ng kanin. Hindi naman ako maasikasong bigyan. Minsan, dalawang araw na hindi pa rin ako naasikasong bigyan. At ano na tayo no? Para... Ito po, mami, ano, yung paa mo. Pinabunot ko po noon dati, di ba? Nung pumunta kayo rito. Opo, ano nangyari dyan, tay? Lumaki na lumaki po. Eh, anong sabi ng doktor sa'yo? Wala naman po. Ano, pag pinabunod ko, pagka ano, tutuyo uli, tapos lalaki uli. Oo naman si tatay, hindi po sa pag-ano tayo, no, parang iba na rin ang amoy dito sa inyo, tay. Opo. Dahil sa wala rin nag-aasikaso na sa'yo. Wala nga po eh. Wala ba maski isang kamag-anak mo talaga ang nagpakita? Meron din po. O, anong sabi nila? Wala lang po. Eh, paano ka daw? Wala rin po. Nahayaan ka na lang daw nilang ganyan. Ganyan yung kalagayan mo. Opo. Ano bang mensahe mo sa mga, ano mo, kamag-anak? Baka sakali mapanood nila to. Minsan napunta rin naman po sila dito. Oh. Nagbibigay na pambili ng gamot. Pero yung kalagayan mo, tay, iba na kasi yung ano mo. Kailangan mo rin ng tulong ng kamag-anak mo. Ano nangyari dyan sa paa mo, tay? Umitim? Opo. Pagka, ano, tanggal yan. Mangingitim po uli. Ano ba yung nilagay dyan? Wala po. Kusang nangingitim. At talaga maitim na yung ano ng paa mo? Ano lang po. Tatanggalin na raw po yan. Kaya nagpalabas na po ako sa ospital. Paano tatanggalin tayo? Ganyan, intayin na lang po mamatay, ma'am. Ano ba yan? Yun ang sabi sa'yo? Opo. Oo naman si tatay. Sabi daw sa ospital, nagpalabas na lang siya kasi intayin na lang daw na ano, na lang siya. Opo. Sabi nung sa ospital? Opo. Bakit hindi daw ba nila kayang gamutin na yan, tay? Gamutin pa? Hindi na po. Diyos ko naman kung kaya magbabagong taon. Hindi pa po. Hindi ba po pinalis ko yung tamtak? Opo. Lumaki. Opo. Tapos ano tutubo si uli. Mangingitim uli. Ganyan uli. Eh, hindi na po uli pwede tanggalin. Kaya nga, tapos hindi ka na rin daw nakain. Ba't hindi ka nakain, tay? Wala ka na bang pagkain? Kaya nga po, nahingi ako ng pagkain. Wala naman pong lumalapit. Diyos ko naman. Pero sinong pwedeng ano dito, maanuhan, mapag-iwanan man lang kahit konti para pangkain-kain mo? Wala po, nagpapasahing na lang po ako, pero minsan nalilimutan po nila ako gawa ng marami rin daw trabaho. Yung mga pamangking ko po napunta rito, ano daw,
yung may trabaho rin sila. Eh, yung pinsang kong matanda, siya po nagbibigay ng pagkain sa akin po. Paano kaya yan? Paano ko kaya makausap yung pamilya mo? Kasi, eh, nakakausap ko na rin siya. Kailangan din may mag-asikaso sa'yo dito. Wala po. Paano yan? Ganyan ka na lang. Opo. Maghihintay na lang po ng kaya kamatayan. Diyos ko naman, kawawa naman si tatay. Kasi naman yung mga kamag-anak yan, matay. Pag bumaling po yan, ma'am, tutubo uli ng ganyan. O kailangan daw yan ulin. Ba't hindi ka pumayag, tay? Ay, hindi na rin po. Mamatay din po ako. Mamamatay na rin po ako. Ano man nararamdaman mo, tay? Makirot po. Yung paa mo? Opo. Kailan ka inilabas ng ospital? Nung 24 po. Oh, bakit kasi nagpalabas ka sa ospital? Eh, wala rin naman po. Injeksyonan sa umaga. Injeksyonan sa hapon. Wala naman rita na injeksyon. Paano kayang gagawin natin yan? Gusto mo dalhin ka sa GH? Eh, huwag na lang po. Ganito lang. Eh, paano yun? Iintayin mo na lang kung kailan ka maanuhan dyan. Opo. Bakit kasi ganyan yung pamilya mo? Hindi ka man lang nila matulungan. Saglit na taon na lang, ilang taon na lang yung itatagal mo. Dapat, ano, pinaglalaanan ka nila ng oras. May... Kasi hindi ka naman ibang tao, pamilya ka nila. May kanya-kanya pong trabaho eh. Kanya-kanyang sakripisyo sa buhay. Doon sa shelter, ayaw mo din sa amin. Huwag na lang po. Bakit ayaw mo, tay? Mamatay na rin po ako. Kawawa naman si tatay. Sabi sa ospital, puputuin na lang daw. Mamatay din ako. Di, huwag na. Ano ba yan? Ayaw nga, kasi sabi daw sa ospital, kung putulin daw, mamatay rin daw siya. Kaya, wag na lang din daw. Tay, baka sakali pag putol yan, gumaling ka pa. Mas lumakas ka pa. Huwag na lang po. Kasi ganyan, hintayin mo na lang na ano. Hirap naman kalagayan mo na ganito. Huwag na lang po. Oh, kanino ako pwedeng mag-iwan kahit papano ng ano, panggastos mo? Mayroon din naman po nagpupunta na kamag-anak ko. Share-share lang po sila. Kaya nga, eh, paano ka kaya nga? Lang, may mga trabaho rin po sila. Tapos, gagaling po yan. Tapos, tutubo uli ng ganyan. Mangingitim uli. Ano bang message mo sa mga pamilya mo, tay? Anong gusto mong sabihin sa kanila? Eh, huwag na lang po ako tulungan. Hindi naman pwedeng di kanila tulungan. Pamilya kanila eh. Hintayin ko na lang po ang kalayang ko, ma. Natawag ako. Ilang oras bago sila pumunta. Pero huwag maisipin yun, tay. Di ba may number ako sa'yo? Ba't hindi ka natawag sa akin? Ba't hindi mo sinabi na ganyan yung ano mo? Na isinungod sa ospital? Hindi na rin po ako makapag-text, ma'am. Ano naman si tatay? Daling ka na lang namin sa ospital ulit. Huwag na lang po. Ayaw din kasi ni tatay magpadala sa ospital. Paano yan? Ganito na lang tayo. Wala na raw pag-asa yan? Mag-aantay na lang tayo ng ano, kung kailan. Wala na raw pag-asa yan, ma? Blok na raw yan? Dapat putol mo na lang, tay. Hindi yun. Mas lalakas ka pa noon. Mamatay ka rin. Nagpa-uwi na po ako dito. Iuwi nyo na lang ako. Kaya nga, tatay. Kaya lang hirap ng kalagayan mo ngayon. Sino? Si nanay. Nay, kayo po nag-ano kay tatay? Si nanay. Nay, ayaw po ba ni tatay talagang magpa-ano ng paa niya? Kaya lang yung paa, ayaw niya? Ha? Ayaw po niyang iputol yung paa niya? Ano ko, konti kong kumain. Lugaw ko, hindi na lugaw ko.
Pinsan niyo po si tatay, nay, pinsan niyo. Tay, pinsan niyo siya? Taga saan si nanay? Taga. Hindi, dito. Dito, kakarating lang niya. Kaya na pagkain dyan. Lugaw, kunti lang. Paano yan, nay? Ganito na lang si tatay. Hintayin na lang daw niya yung kamatayan niya. Gay. Hindi na magawa sa kanya. Tumawa naman. Pagkarito din daw yan si nanay dyan. Huwag malimutan po ako. Hindi ako pagkain. Kahit sila ako nang sinasay ng kunting kanin. Ayun. Kaya nga, pero kanino ako pwedeng mag-iwan ng pwede mong pangkain? Sa'yo, pwede sa'yo. Ikaw na lang ang magpapaano. Eh, tulad niyan, sabi mo, wala nang nag-iintindi sa'yo. Magpapabili na lang po ako ng mga sabi sa akin, nanihina ako yung mamahina, di nakain. Kaya nga, kain ka, tay. Ha, bibigyan kita ng pambili mong pagkain, ha? Kumain ka. Kasi hindi pwedeng hindi ka kakain. Oh, ito panggastos mo to. Sigaw na sigaw pa rin yung pagkain. Oh, itabi mo 'yan, panggastos mo 'yan para may pambili-bili ka pagkain, ha. Kumain ka, tay. Kung hangga't kayang uminom ng gamot, inom ka ng gamot. Kasi nga wala daw pagkain. Kahit daw sumisigaw isang pahinging kanin, wala daw pagkain. Oh, at least 'yan, may hawak kang pera, tay. May pambili ka pagkain, ha. Opo. Nakikita mo pa ba 'yan? Opo. Oh, itabi mo 'yan, ha. Pag kailangan mong pagkain, mag-utos ka. Ayaw mo rin naman magpadala na sa ospital. Ganito na lang yan? Po ako, ma. Ganito na lang ako. Nakakawa naman si tatay sa mga kababayan natin nung sana i-share natin tong video ni tatay para baka sakali may makatulong pa kay tatay. Kaya nakakawa naman kung ganito lang ang kalagayan ni tatay. Sana i-share natin yung video ni tatay para makaabot sa mga kamag-anak niya. Sana naman kahit papano maawa kayo. Maawa kayo kay tatay. Ito may stock pala si tatay. May mga dilata o tsaka ano, noodles. Opo. Hindi ko alam kung anong paanong gagawin ko sa iyo, tay. Ayaw mo magpadala sa ospital. Ayaw mo rin doon sa amin sa shelter. Kanina pa ako sigaw na sigaw. Pahingay kunting kanin. Wala naman po lumalapit. Hindi rin kasi natin masisisi tayo yung mga kapitbahay ninyo dahil talagang mga hirap din sa buhay. Okay. Di ba? Okay. Baka wala rin sila talagang maibibigay sa'yo. Pero at least yan, may hawak kang pera, ha. Papabili ka ng pagkain mo, tay. Pag-isipan mo mabuti na kung ipatutol mo yung paa mo, baka madugsungan pa yung buhay mo. Dadalhin ka namin doon sa PH. Doon ka namin ipagagamot. Eh, mahal po doon. Hindi, ano yun? Hospital yun. Walang bayad doon. Basta may kamag-anak ka lang na makakasama at mag-aasikaso ng mga papel mo doon. Nagpadala wala kayong babayaran. Nagpadala ako dyan sa USB. Pagtatuyo. Ganyan naman. USBO mo naman. Sana sabi po, may share natin mga kababayan, no? Para panood ng mga kamag-anak ni tatay at kung sakasakali po may makapanood, then message naman po ako para mapag-usapan natin at mapagtulungan natin kung anong dapat gawin kay tatay. Kasi hindi naman po pwede na hayaan na lang natin na ganito si tatay, na hintayin na lang natin kung kailan yung oras na ano siya. Diba? Mahirap po yung ganito. Sana biglaan na nyo rin ang oras yung pamilya nyo. Dahil sarili dugo nyo po ito, hindi ito ibang tao. Naanak kong kayo, ma'am, bakit ang tagal nyo hindi nagpunta? Nagpunta ako sa'yo, tay. Nung Pasko, hindi ako nakapunta kasi syempre kasama ko din yung pamilya ko. Pero 26, nagpunta ako dito sa'yo. Wala ka. Pinuntahan kita agad sa ospital. Wala ka rin dun. Di kita nakita. Nandun na po ako sa unang pinto. Tapos minessage ko yung number mo. Nagsabi na kailangan daw pamilya mo ang magpunta doon para mailipat kang ospital. O tapos ngayon, bumalik ako, tinext ko muna, tinanong ko kung nasaan ka ba talaga at dadalawin kita. Nagsabi na nandito ka na, kaya nandito ako, pumunta sa bahay nyo. Thank you, ma'am. Pero, huwag kang mag-ano tayo, mag-alala, hindi kita bababayan, hindi kita iiwan, ha. Ang hiling ko lang, kumain ka. Tsaka, pag-isipan mo tayo, baka sakali nga na umaba yung buhay mo pag yung mga paa mo. Isa lang naman, tulin, titirahan ka pa ng isa. Ayaw mo? Pinapatawa lang kita, no? Basta i-message mo ako, tay, ha? Ipa-message mo ako sa kanila kung ano man yung ano, kung ano man problema, ha?
Opo. At yan po mga kababayan, no, update kay Tatay Nardo. Sa mga nais pong tumulong sa kanya, mag-message lang po kayo. Talagang nakakaway ang kalagayan ng matanda. At sa pamilya niya sana, matulungan natin yung ano, si Tatay Nardo. At sana i-share natin mga kababayan. And God bless po sa inyong lahat.